Morning guys. Alam mo lang kagabi. Tapusin na lang ito sa isang butas. Ito tinatanggalan na ng tubig. Marami-rami ata yung tubig. Buti na lang kung walang bubong. Kahit tayo nito. Tsaka na, ubos yung araw natin dito maghapon. Trao ng tubig. Ayan o. Siguro, mga kalating oras, matatapos yung pagtatanggal ng tubig. Dito. At yan, may balik namin yung tambak. Ayun, sabi ko yan. Sana. Lumulan. Morning! Ayan guys. Yan. Yeah. Mga araw ngayon. Sana. Lumulan. Guys, bari ito na yung stirrups natin para sa columns. Kung mapapansin nyo dito, yung maiksi ay mahaba. Bale, ito yung hook nya. Alam nyo guys, ito yung pinaka-importante sa stirrups. Yung magkaroon ng hooks na 135 degrees sya. Ito yung tinatawag na pang earthquake design. Kaya ito yung in-apply kong hook ng stirrups ko. Tapos ang minimum nito bali 15 lang. Tapos mapapansin niyo rito may mga sumobra. Bakit? Kasi yung standard length ng bakal bali 6 meters. So, nung nakuha ko lahat yung length niya, yung exact length size ng stirrups, kawa nito, bali may sumusobrang 20 cm sa isang bakal. Kaya ang ginawa ko, instead na mag-scrap yun, o kaya wasted materials, idinagdag ko na lang dun sa length ng hook natin. Kaya yan, mapapansin nyo, mahaba ito siya. Tanong na lahat ang kinalabasan. Kaya ito lang kay naman medyo may alam
talagang alalong problema pag ito'y mahaba. Huwag lang mag-shoot sa minimum na from here, nandito 10. So, ito lang iwasan natin na magkaroon ng wasting materials. Kasi wala na, useless na yun. So, yun ang naging sistema ko. Dagdag na lang doon, mas humaba. So, wala siyang problema. Karamihan kasi, hindi nila niisip. Sa puro lang putol, maski may wasting material, na pwede namang gamitin dito. Ilagay lahat. So, yan. Isang advice ko lang na magawa. Salang-alang natin yung na walang masasayang na gamit. Yan guys. Dito tayo sa labas. Papabrikit yung ibang noil. Istiman natin. Ito para sa short column natin. Yan. May bali ang L niya. Magmula dito hanggang doon is 40. So bali ang magiging numbers of rebars ko sa columns ko, bali 8 piraso. Pansamantala, sinakat ko muna lahat yung 3 column. So bali lahat total pieces is 24. So pagkatapos nito, ito yung unahin namin papabrikit na columns. Yan. Pagkatapos ni Manuel na may mabit lahat yung 24 pieces. Tapos niyan, susunod po itong footings. Yan. Yan guys, yan footings na yan. Susunod po po mamaya katapos yung 3 columns. Para bukas nagbuhosan po na yung footings. Pagkatapos namin nagbuhos, mamaya na blinding. Natapos na ito. Mas kukunan ko na lang yung babatakan mamaya. Temporary na ano, string. Tansi. Para makuha ko lang yung saklit ng footings ko. So, katapos doon, gabid na lang, kunti. Kunting graba. Kunting ano lang. Tapos, yun na. Buwas na kami ng blendings. Tapos to, sasabay ko yung paggawa ko ng concrete cover. Uy, yung para sa footings. Yung para sa columns. Ayan guys, bali magbubuo na tayo ng ano, shop columns. Bali gusto yung footings ko 40. So dapat okay lang sana to, maski isa lang na stirrups. Kasi ito kasama yung buhos sa footings. Ang ginawa ko, medyo mas matibay ng korte. Lagyan ko na lang stirrups ng 10-10. So, 4 yun. So, yan ang sistema. Iyahang muna para madali. Tapos dito, yan. Diyan nalagay ito yung ibang bakal. Maitali lang muna. Depende rin kasi yung direction ng footings. Kaya sinabihan ko yung steelman na i-check yung ano, o check natin yung tano na ginawa ko kung nasaan yung direction ng footings para yung L ng bakal
eh masurun natin yung direction. Yan. Ayan siya. So makikita nyo mamaya yung kapado buwing yung isang kulong. Bali, yung isang kulong po, bali walo. Walang walong bakal na 16mm. Yan. Bali, makikita nyo mamaya. Pagka, paano mabuo yung isang kulong para sa isang puti. So guys, ito na yung fabricate nating first kulong. Yan, yan. So, bali, nilagyan natin ng ano, safety para ng mga dumadaan. At least, safe siya. Diba, Atil? Yan. Bali, dalawang ganito pa. Nagagawa natin. Yan. First kulong natin. Bali, walong piraso. 16mm. Tapos ito, stirrups niya. Bali, apat din. Yan guys. Ito yung may-ari ng Karangalan Street. Kaya tandaan niyo itong mukha na to. Ano sa YouTube yan, ha? I-upload ko to talaga. Sabi ba, itatanim ba? Mamaya, nakalagay na pa sa usawa ba? I-upload ko to. Eh, kasi vlog ko to eh. I-upload ko to. Ito, tingnan nyo. May mga tanim. Ano ba yung mga tanim mo? Baka ano na, mga illegal na yan. Ano? Oh, hi. Eh. Panorin mo sa YouTube. Oh, mapapanood mo to. Bibigay ko sa iyo kung ano ko. Yung channel YouTube ko. Mapapanood mo. Oh, naka-vlog ka. Pati nasa abroad? Ito lang. Dito lang nag-start ng vlog. So guys, ito yung pangalawang columns natin. Yan. Ano? Alin ba? Ito? Yan. So guys, bali, mapapansin nyo, ganito yung direction ng ano, bent ng columns ko gawa nung dito sa side na yon. Yan, bali doon ko ilakabit doon sa pader sa kabila, kaya kailangan yung side na yan naka yung direction ng L natin dapat naka-flush doon sa pader yan. Ayan, kaya ganyan yung direction ng mga L natin. Ayan, yan. Ito na yung pangatlong columns natin. Ayan. Yan guys, pangatlong columns natin. Ito na yung pangatlong columns. Napabrikit na. Yan. So mapapansin nyo ang direction nito. Parang bulaklak. Kasi nasa gitna siya ng building. So ganyan ang direction ng bend natin. Yan. Katulad ng dalawa doon sa isang gilid, isang side,
walang naka-L na direction papunta doon. So, magkaiba. Right, yan. Magkaiba lahat yan. So, ngayon, ito, yung hook ng lateral stirrups natin. Bale, mayroon siyang alternate. Hindi siya isang direction lang. Lahat ng hook. Kaya nito. Alternate siya. So, yung pangalawa, andito siya. Sa isang side. So, ganun ang procedure natin. Kakabit ng mga stirrups or lateral stirrups or shear stirrups. Yan guys. So, naglagay ng naglagay tayo ng safety protection para sa mga dumadaan. Hindi tayo makadisgasya. Yan guys.